Okay, so muli po, ako po ay bumabati sa bawat isa po sa atin ng isa pong mapagpalang gabi, a blessed evening to everyone. Salamat pong muli sa biyaya pong ito na tayo po'y magsalo-salo po sa tinapay ng buhay. Ano po? At first and foremost, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa kanya pong kabutihan sa ating pong buhay. Ano po? Sa kabila po ng pandemic na ito, tayo po'y nananatiling buhay at binibigyan pa po niya ng pagkakataong mabuhay pa, mga minamahal. At sa totoo po, marami pong tao po ang sa ospital ngayon, naghihingalo. May mga tao pong inilibing na. Yung iba naman po, nakaburol pa lamang. At marami naman po ngayon ang nag-iisip na pong magpakamatay. And that is true. Hindi po yun biro-biro lamang. And tonight, salamat sa Diyos sapagkat ang gawain pong ito ay hindi upang tayo ay puksain, kundi upang tayo bigyan ng liwanag at bigyan po ng magandang kinabukasan. Ano po? So, ngayon pong gabi, mga minamahal, ay atin naman pong pag-uusapan po sa buhay po ng ating Panginoong Hesukristo ay yung panahong siya po, mga minamahal, ay nagtayo po ng simbahan. Okay? So, dito po papasok, mga minamahal, yung tanong ng marami. Sa dinami-dami po ng simbahan, meron pong Katoliko, meron pong born again, meron pong Sabadista, meron pong Jehovah Witnesses, meron pong El Shaddai, meron pong Iglesia ni Kristo. Mga minamahal, yan po'y ilan lamang dito po sa Pilipinas. Ano po? But all of those religions, yan po ay marami po dyan ay nanggaling po international, galing po sa ibang bansa. Mga minamahal, pag pumunta po kayo sa ibang bansa, ano po, ang religion po talaga na kilang-kilala po doon ay Judaism, or what we call Islam, ano po, yung mga Muslim. Kaya nga po, kung pag-uusapan po natin kung ano po ang naunang religion, mga minamahal, ay Islam po talaga ang maliwanag po na naka-record po sa history. But tonight, we are going to point out, ano po, yung pong tunay na iglesia na itinayo ng atin pong Panginoong Hesukristo. Ano po? At napakapalad po natin sapagkat nasa sa atin po yung mga marka, yung tanda, ano po, na tayo po ang may hawak ng tunay at ganap na aral ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? And I'm proud to say na ngayon pong gabing ito, ano po, na ako po ay isang Baptist at natutuwa sapagkat ang Baptist po ang may hawak-hawak po ng tinatawag na tunay na pananampalataya. Bagaman yung iba po mga Baptist ay nag-backslide na, gayon pa man, ang aral po ng Baptist ay nananatiling tapat. At ngayon gabi nga po ito, para ma-prove ko po sa inyo, ano po, na meron pong itinayo talagang tamang relihiyon ang atin pong Panginoong Jesus. Babasahin po natin at tunghayan natin sa Bibliya, mga minamahal, sa aklat po ng Mateo, chapter 16, verse, simulan po natin sa verse 13 hanggang verse 18. Okay, 13 hanggang 18, mga minamahal. Samahan niyo po ako, if you have your Bible with you, ano man pong sali ng Biblia po, mga minamahal, ay pwede niyo po kaming samahan. Matthew chapter 16, verse 13 to 18. Ang sabi po dito, mga minamahal, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea na Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias, at isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, natapat ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka,
Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng mga Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Mga minamahal, napakaganda po ng atin pong paksa ngayong gabi upang marami po sa atin ang maliwanagan tungkol po sa salitang relihiyon. Gayunpaman, hindi po natin kayang unawain ito nang meron pong katotohanan na tunay na pagsamba without the power of God. And we need the power of God tonight to understand His message. Let's come to the Lord in prayer. Samahan niyo po ako, yumuko tayo at pumikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama na nasa langit, Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, sa iyo po, O Diyos, kami po ngayong gabi ay nagpapasalamat sa panibagong araw at ngayon nga po ay gabi na. Salamat po na kami po ay patuloy niyo pong binubuhay at pinagkakatiwalaan po ng mga bagay-bagay kahit hindi po kami karapat-dapat. Sa pagiging makasalanan, Panginoon, we don't deserve any blessing. But because you are faithful, even though we are not faithful, ikaw, O Diyos, ay napakabuti sa amin. It is because gusto niyo po na kami, Panginoon, ay magsisi. Habang kami, Panginoon, ay nabubuhay pa, ay makita namin ang iyo pong kabutihan. Sapagkat ang iyong kabutihan ang mag-aakay sa amin sa tunay na pagsisisi. Na makita po namin, Panginoon, ang iyo pong kabutihan sa gabing ito. Samahan niyo nga po kami at patawarin sa lahat ng aming kasalanan. Sa lahat po ng nanonood ngayon, sa lahat po na nakatutok online, o nakilang Diyos, mahabag ka po sa kanila. Tulungan mo sila na maunawaan po ang iyong mga salita. At ang iyong abang lingkod, samahan niyo po ako at maipaliwanag ko po ng maayos na hindi galing sa aking sariling interpretasyon, kundi mula po sa iyong mga salita. Sa tulong at abag ng iyong banal na Espiritu, pagpalain niyo po kami. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, Amen at Amen. Okay, sa lahat po ng ngayong gabing ito ay nakaantabay or what we call nanonood. Ano po? Para po malaman po namin na kayo po'y nanonood ngayong pong gabi, just type Amen watching po, Pastor. Okay, para po ma-counted po namin kayo kasi meron po kasing nanonood na hindi po namin makita kung kayo po, mga minamahal, ay nanonood. Ano? So, ayaw naman po namin na hindi po namin kayo maisama. Ano po? Pero dahil nga po ng ating pong technology, ano po, ay meron po mga limitations kung bakit minsan hindi po tayo napapasama po sa pagbati. And well, ito naman po yung ginagawa lamang po natin, ano po, para mapasalamatan po natin yung ating mga viewer na tayo po ay nagkasama-sama ngayon pong gabing ito. And it is a part of our ministry to pray for you. Sa lahat po ng nakaantabay po lagi sa amin pong gawain, asahan po ninyo ang amin pong panalangin sa inyo. Sapagkat kayo po ay ipinadala ng Panginoon upang masabi ko nga po na kayo po yung mga taong dapat pong ipanalangin, patuloy na mabigyan po ng aral ng atin pong Panginoon. Ano po? So, ngayong gabi mga minamahal, gusto ko pong magsimula sa isa pong malaking katanungan. Ano po ba ang halaga ng relihiyon pag pinag-usapan po natin ang Bibliya? So mga minamahal, ang relihiyon po mga minamahal, sa totoo lang po, ito po ay ginawa po ng tao. Ang Panginoong Hesus po ay hindi nagtayo ng relihiyon. Ulitin ko po sa inyo, kung yung ibang mga tao nagtayo ng relihiyon, ngayong gabi, nais ko pong sabihin sa inyo na ang Panginoong Hesus, hindi po relihiyon ang kanyang itinayo. Kundi po, yung kanyang relasyon, yung kanyang salita sa buhay ng mga tao. Mga minamahal, ano po ba yung pagsinabi pong religion? Okay. According to dictionary,
ito daw po yung mga religious beliefs, o ito yung mga practices, or ito yung mga gawain po na sa tingin po ng tao yung nagpapabanal sa kanila. That is what we call religion. But where, if you're going to define what is religion in the Bible, mga minamahal, sabi po ng Santiago, ang tunay daw pong reliyon at dalisay na reliyon ay dalawin po ang mga bao at yung mga may sakit at sila ipanalangin. So mga minamahal, hindi pinag-usapan po doon yung mga ritual na ginagawa. Hindi po pinag-usapan doon yung misa, hindi pinag-usapan dito kung ano-ano pong mga ritual. Ang pinag-uusapan po doon sa Santiago, sinasabi mong may reliyon ka, kung talagang tunay ang iyong reliyon, ang gawin mo, puntahan mo yung mga babaeng bao, tulungan mo sila, pakainin mo sila, at ipanalangin mo yung mga may sakit. So mga minamahal, punta po tayo doon po sa katotohanan po, ilan na po bang reliyon meron po sa atin pong mundo? Mga minamahal, sa amin pong latest, sa pinaka-latest ko pong, kumbaga po ay kaalaman, ano po, there are 2,000 religions in the world. More than 2,000 religions. So, hindi ko alam kung ito'y pumapalo na ng 2.5. Ano? So, could you imagine, 2,000 religions. Maminamahal, sa Bible school, marami po kayong hindi po alam na mga religion. Ang mga religion po, yan po ay may mga kategori pa. Meron pong polytheism, meron pong monotheism, meron pong napakaraming theism po niyan. Atheism, ano po? Hindi natin yan, mga minamahal, nalalaman. Ang alam lang po nating sikat na sikat po ngayon, mga minamahal, ito po, yung dating daan, Iglesia ni Kristo, yung saksi ni Jehova, ano po, Romano-Katoliko, okay, born again, J-A-1, J-I-L, Foursquare, ano, Pentecostal, El Shaddai, ano ho? So mga minamahal, yan po ay ilan lamang po sa mga relihiyon po, mga minamahal, na nanggaling po sa tinatawag na Christianity. Mga minamahal, meron pong religion, mga minamahal, na hindi po si Kristo ang kinikilala. Kagaya po ng Rizalista. Sino po ang Diyos nila? Si Rizal. Oh. Mga minamahal, pag pumunta kayo ng India, ano po, kung tayo, paniniwala natin, iisa ang Diyos, doon po sa India, mga minamahal, everything is God. So everything you see in their place is God. Because sabi po ng theologian po ng mga Indiano, God is everywhere. Therefore, everywhere is God. So yung nakita niyong upuan, Diyos. Yung daga, Diyos. Kaya nga po sa India, hindi pinapatay ang daga. Eh, bakit? Huwag papatayin. Diyos yun. So mga minamahal, isa po sa napakahalaga po na itinuturo po ng Bible, pagdating po mga minamahal sa kaligtasan po, ay hindi po ganon ka-extreme ang Panginoon pag pinag-usapan po ang religion. Opo. Kasi sa Bible po, mga minamahal, kahit meron kang relihiyon at wala kang relasyon sa Panginoong Hesukristo, walang kwenta, absurd, useless, priceless ang iyong religion kung wala ka namang relasyon sa tunay na Diyos na nasa langit. Oho, kaya nga po mga minamahal, we Baptists, ano po? Kami po, mga minamahal, aminado po kaming mga Baptists na kami po yung mga taong makasalanan. Mga minamahal, ako po ay confident sabihin sa inyo na kami po mga Baptists ay makasalanan. Sapagkat hindi sana namin tinanggap ang biyayang kaligtasan kung kami po sana ay matuwid sa aming sarili. O kung kami po mga minamahal ay dahil lang aming sarili, sa aming ginagawa, sa aming sariling kabanalan, kami po ay maliligtas. Bago natin pag-usapan po ito, sa lahat po ngayon na nakaantabay, kung hindi ka pa nakakatiyak ng pagpunta sa langit, hindi mo kailangan muna ang relihiyon. Ang kailangan mo ay magkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. So mga minamahal, basahin ko lang po ang John chapter 10. According to John chapter 10, bago tayo lumundo po dyan sa doktrina po niyan,
ang tawag dyan sa doctrine na yan is ecclesiology. No ho? At bago natin yan puntahan, ay nais ko po munang sabihin sa inyo ang John chapter 10. Ang sabi po dito, mga minamahal, verse 8. 10 verse 8. Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan, datapot hindi sila dininig ng mga tupa. So mga minamahal, may mga tao palang pagkaalam mong mali ang itinuturo, hindi ka rin nakikinig. Ako po, mga minamahal, sa biyaya po ng Panginoon, nung lumapit po sa akin ng mga saksi ni Jehovah, tinuruan po ako na wala daw pong kaluluan tao. Hindi po ako naniwala. Bakit po? Sapagkat alam ko sa sarili ko na iba ang tao kaysa hayop, meron po tayong kaluluwa. Hindi pa ako nakakapagbasa ng Bible, pero hindi mo pwedeng alisin sa aking paniniwala na ang tao ay may kaluluwa. Pero nung lumapit nga po sa akin, tinuruan ako na wala daw kaluluwa, eh hindi na po ako naniwala. So mga minamahal, sabi po dito, verse 9, ako ang pintuan. Mga minamahal, when we say ako, it speaks about person. It's not about religious group, denomination, sekta, or religious group. Ang liwanag po, ako ang pintuan. Mga minamahal, sino ang nagsasalita dyan? Walang ibang nagsasalita dyan, mga minamahal, kundi si Jesus Christ. So si Jesus Christ, mga minamahal, ang pintuan. Mga minamahal, tanong ko po sa inyo, si Jesus po ba ay reliyon? So kung si Jesus ay reliyon, at yun ang inyong paniniwala, mali po kayo. Si Jesus po ang ikalawang persona sa iisang Diyos na tunay. Ang Diyos po natin ay iisa lang, pero sila'y may tatlong persona. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Paano ko mapapatunayan po sa inyo? Mga minamahal, nung si Jesus Christ po ay binaptize, may tinig po mula po sa langit. According to Matthew chapter 3 verse 15 to 17, narinig po mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, ito ang anak kong lubos kong kinalulugdan. Hindi po si Jesus ang nagsalita doon, mga minamahal. It is the Father. So mga minamahal, bumaba po yung Holy Spirit sa anyo pong kalapati. Mga minamahal, ang Diyos po natin ay iisa, pero sila po ay may tatlong persona. Kagaya din po nating mga tao, we are created by the image of God. So, ibig sabihin po, mga minamahal, hindi tayo parang aso, hindi tayo parang pusa, na pagka pinatay, eh okay lang. Sapagkat ang tao po ay kawangis ng Diyos. Hindi po sa physical appearance, pero dun po sa pagkayari sa atin. We have body, we have soul, and we have the spirit. So these three is one. Hindi ka pwedeng maging tao kung wala yung isa doon sa tatlong yon, mga minamahal. So, mga minamahal, ituloy ko pong basahin po ang John 10 verse 9. Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Mga minamahal, take note the word. It is a conclusion. When you enter to this door, you will be saved. Sabi po dito ng Bible. Ako ang pintuan. Ano po ba ang purpose ng pintuan? Para pumasok. Tama po. So si Jesus Christ, inilagay niya po yung kanyang sarili bilang pintuan po. Okay. So si Jesus Christ po ngayon, yung pintuan, wala po yung doorknob, mga minamahal. Ano ho? Yung pintuan na ito, wala po itong plywood, wala pong kahoy. Hindi po kahoy ito. Ang ibig sabihin po, mga minamahal, ito po yung paraan. Ito yung nag-iisang daan, mga minamahal. Kaya nga po naglagay ng pintuan sa bahay. Dahil kung walang pintuan, saan ka papasok? Sa bintana. Ang purpose ng pintuan, kaya po yan ay nagalaw-galaw para makalabas, makapasok pa. Kaya si Jesus, gumamit po, mga minamahal, ng illustration, sinabi niya, ako ang pintuan. So mga minamahal, yung nagtuturo po ng ibang daan, sa sinasabi ng Panginoong Hesus, yan po yung mga bulaang relihiyon. Ang tawag po sa mga yan ay mga kulto. Dati, ang alam ko po mga minamahal, nung ako po hindi pa po nag-aaral sa Bible School, ang alam ko po sa mga kulto, yung mga taong nakahood, madilim, tapos may mga kandila, tapos may mga triangle, may star, tapos sila'y nagre-ritual ng gayon. Mali pala,
Ang ibig sabihin po pala mga minamahal ng kulto, ang sino mang samahan na nagtuturo na si Jesus ay hindi Diyos na nagkatawang tao, na siya lamang ang nag-iisang paraan ng kaligtasan. So mga minamahal, why I am proud being a Baptist? Makasalanan po kami. Pero we are proud dahil po si Jesus ang aming daan papunta po sa langit. So mga minamahal, ito po ang sabi ng Panginoon. At papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Mga minamahal, nauna muna ang kaligtasan. Nagkakaroon lang ng halaga ang pastulan o yung simbahan na tinatawag natin, mamaya ipapaliwanag ko po ng maigi sa inyo, ano ba yung ibig sabihin po ng simbahan o yung inyo pong kinaanibang relihiyon. Okay. Sabi po dito ng Panginoon, pag pumasok ka sa Kanya, ikaw ay lalabas at makakasumpong ka ng pastulan. So mga minamahal, meron pong sinabi dito ang Panginoon sa verse 10, hindi pumaparito ang mga magnanakaw kundi upang magnakaw. At pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang mga lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinapangalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi pinagmamalasakit ang mga tupa. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Okay? Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng Ama ay pagkakilala ko. At ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Verse 16. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. O, ipapaliwanag ko na po mga minamahal. Nabasa ko na po yung purpose po nung tinatawag po na pagtatayo ng Panginoon po ng samahan. Ano po ba yung purpose nito mga minamahal? Ang Panginoon po ay ginamit niya po ang simbolo po ng church sa isa pong pastor at saka po mga tupa. Okay, so to understand well, ganito po yan. Sabi ng Panginoon, yung daw pastor na pinababayaan daw yung mga tupa, o paano ba natin masasabing pinababayaan yung mga tupa? Ito po, pag ang pastor o leader po ng simbahan, okay lang na ang kanyang mga miyembro, mga tao niya sa simbahan, gumagawa ng mga kalokohan, kasalanan, tuloy sa sanglibutan, ang mga young people, boyfriend dito, boyfriend doon, ang mga member, nabubuhay sa bisyo, nabubuhay sa alak, sigarilyo, shabu, lahat na. Mga minamahal, anong sabi? Pinababayaan. Pero mga minamahal, hindi ganyan ang ating Panginoon. Bilang siya ang ating mabuting pastor. Ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesus? Para sa iyo at para sa akin, siya'y handang mamatay. At ito'y kanyang pinatunayan, mga minamahal. Walang duda, walang kuskus balungos. Ika nga, direct to the point, ginawa ng Panginoong Hesus, siya'y namatay para sa kanya pong mga tupa. So mga minamahal, may nabanggit ditong tupa. Mga minamahal, sa aming pong pag-aaral, ang pastor po, may kanya-kanyang tupa yan. Pag yung pong mga nakikinood lang dun sa kawan, ang tatawag dun sa mga tupa, halimbawa, sumipol, wiit! Alam nyo po, yung mga tupa, palingon-lingon lang. Pero alam nyo po, pag yung pastor na po ang sumipol, dun sa mga tupa, takbuhan po yung mga tupa, lapit yung mga tupa. Kaya ang sabi ng Panginoon, nakikilala ng mga tupa ang kanyang pastor at sila'y nagsisisunod sa kanya. Kaya nga po mga minamahal, kung talagang ikitupa ng Panginoon, yung tinig ng Panginoon susundin mo, bakit? Tupa kanya eh. Hindi ka kung saan.
sakto pa kanya. Kaya pagka ang Panginoon nagsasalita ngayon sa atin, nakikinig po tayo. So mga minamahal, nais kong sabihin po sa inyo na sinabi ng Panginoong Jesus, meron daw po mga tupa na wala pa sa kulungang ito. So ano yung kulungang ito? Papasok na po tayo doon sa tinatawag po na samahan. Okay? So, pag ang Kristyano nakakilala na sa Panginoon, napakahalaga po ng church. Napakahalaga ng mga kapatiran. Napakahalaga po ng pastor sa church na, sabi po ng Jeremiah chapter 3 verse 15, bibigyan ko kayo ng pastor mula sa aking puso at kayo kakandiliin nila na ng karunungan at ng kaunawaan. So mga minamahal, ang tunay na pastor nagtuturo ng tunay na karunungan. Hindi po yung karunungan galing kung saan-saan para lamang masunod ang kanila pong vision o yung kanilang plano. Kaya nga po mga minamahal, pag ang reliyon po, napapabayaan po ang mga member, naghihirap, tapos ang leader po ng reliyon po ay payaman ng payaman, mga minamahal, doon pala makikita na po natin na hindi po yun totoong reliyon ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoong Jesus po, siya po'y kasamang naghihirap ng kanya pong mga alagad. Amen. Si Jesus wala po sa pagkakataon sa buhay na hinalikan siya sa paa na kumbaga po ay sasabihin ko po sa inyo na talaga pong ginawa niya yun bilang utos niya. Ano ho? Ginawa man po yun ng babae, yung nagbuhos ng ano, yun po ay kusang loob ng babae. Oho. So mga minamahal, dadako na po tayo dito sa mensahe po ng Panginoon tungkol po sa kanya pong iglesia. So according to the story that we have in Matthew chapter 16 verse 13, ay makikita po natin mga minamahal na dumating si Jesus at tinanong niya ang kanya pong mga alagad at ang sabi po ng Panginoon, anong paniniwala ng mga tao sa akin? Sabi nung iba, ikaw daw si Elias. Sabi nung iba, ikaw daw isa lang sa mga propeta. Sabi nung iba, ikaw daw si Garne. Sabi ng Panginoon, eh ano naman ang pagkakilala niyo sa akin? Okay. So ang Panginoon, ang tinanong niya na mismo, yung mga taong lagi niyang kasama. O, mga minamahal, ang ganda po nito. Ang tinatanong ni Jesus Christ lahat, but listen, si Pedro po ang sumagot. Pansinin po natin mga minamahal sa verse 16. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Mga minamahal, listen very carefully. Tama po ang pagkakilala ni Simon Pedro sa ating Panginoong Jesus. Siya ang anak ng Diyos na buhay. Siya ang Kristo. So medyo laliman po natin ito mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa Biblia po, iisa po ang Kristo. Okay. Napakaliwanag po na itinuturo ng Biblia na itong Kristong ito, ang ibig sabihin po, the anointed one. Okay. Tagapagligtas, Mesiyas. Mga minamahal, ibig sabihin po, kilala po ni Pedro kung sino si Jesus Christ. Ikaw na yung iniintay naming tagapagligtas. Ibig sabihin po, mga minamahal, tama yung paniniwala po ni Apostol Pedro tungkol sa Panginoong Jesus. Hindi po kagaya ng marami po ngayong reliyon. Kaya nga po mga minamahal, paano nyo mapapansin na ang reliyon po ng tao ay walang kwenta pag walang pagbabago ang buhay? Sabi po ng Bible, 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ, he is a new creature. So mga minamahal, ang inyong lingkod, nung ako po dati ay may reliyon, leader po ako ng prayer, leader po ako ng pagkanta dun sa aming religion, but listen, wala pong pagbabago ang buhay ko. Pero, nung nakilala ko ang Panginoong Jesus sa buhay ko, na siya po ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, tinubos niya, binayaran niya, nagtiis siya, nagpakasakit siya, para ang kasalanan ko ay hindi ko pagbayaran. Ang sabi niya, sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama,
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So mga minamahal, napakaganda pong foundation po nito na pinapakita po ng Bible na sinang-ayunan po ng Panginoong Hesus yung sagot ni Pedro. Meron pong nambabas po sa akin sa Facebook. Ang sabi niya po sa aking comment, kung gusto niyo po talagang patunayan, basahin niyo po yung comment niya sa akin. Ang sabi niya po, ayaw daw ng Panginoong Hesukristo na siya'y kilalaning Diyos. Dahil meron daw nag-iisang Diyos lamang sa langit. Yun daw yung Ama. Mga minamahal, si Jesus po ay Diyos na nagkatawang tao. Noon siya po yung tao, hindi nga po siya nagpapakilalang siya'y Diyos. Siya po ay nagpapakilalang siya'y ordinaryong tao. Bakit? Dahil ang purpose niya ay maging tao sa ganang atin, bilang tayo'y tao, palitan niya po yung ating sitwasyon bilang tao para tayo ay bayaran ang ating mga kasalanan. So mga minamahal, natural po sa Panginoong Hesus na meron siyang katawan, meron po siyang, sabi nga po ng baser ko, ang Diyos daw ay Espiritu. Totoo naman po, ang Diyos ay Espiritu. Kaya nga po ngayong gabi, wala po tayong mga kung ano-ano pong parapernalia dito, kundi po salita ng Diyos. At sa magitan po ng pananampalataya sa Kanya pong Espiritu. So mga minamahal, isa lang po masasabi ko po sa nambabas po sa akin, magkakaalaman po pagdating po ng Judgment Day. Ang liwanag po kasi ng Bible. Lahat ng tuhod luluhod sa pangalan ni Jesus. Jesus is Lord. Kaya nga po mayroong born again na religion eh. Ang problema nga lamang po, religion nga lang. Pero yung pagiging born again, hindi talaga naranasan yun ng maraming born again. Oo, totoo po yan. Bakit? Maglalasing pa rin. Magsusugal pa rin. Tumataya pa. Magpapataya pa ng wedding. Ano? Tumataya sa wedding. Sumasayaw pa po ng tahong ni Carla. Nagtitiktok pa rin. Nakikipagsayawan pa rin. Nakikipagpistahan pa rin. Mga minamahal, ang liwaliwanag po sa Bible, this world is not our home. If you are a really Christian, this world is not our home. And even the unbelievers, mga minamahal, this world is not their home. Hell is their home. Pastor, bakit mo naman sila hinusgahang sa impyerno sila pupunta? So mga minamahal, kaya nga po ako'y naririto, ako'y nangangaral kahit kanino. Ang kaligtasan po'y inaalok ng Diyos sa bawat tao. Pero hindi porki inalok niya, eh lahat itatanggap. Hindi lahat ay magkakaroon. Sila po yung mga tao, mga minamahal, na ngayong oras na ito, nakikinig ngayon at tinatanggap ang salita ng Diyos. Ako'y naniniwala, marami ngayon nagpe-Facebook. Pero marami po dyan, dadaan laang, pero hindi naman pinapanood yung salita ng Diyos. Oh, ang pinapanood pa yung mga kalokohan ngayon, lalo ngayon yung viral ngayon na napaka-tindi po ng kalokohan, natutulog yung tao, tapos ilalagay yung speaker, tapos ibiglang magigitla po yung natutulog. Saan ka naman nakakitang natural? Ikaw ang gawa ng gayon, sabi ng Bible eh. Huwag mong gawin sa iyo ang ayaw mong gawin naman ng kapwa mo sa iyo. Eh tayo naman, si kalukuhan lang ang alam, kahit na magagalit yung tao, ginagawa natin. Eh pwede naman tayo maging masaya na kahit hindi tayo gumagawa ng masama. Tama po? Yan yun po yung maglingkod sa ating Panginoon. So mga minamahal, punta na po tayo dun sa sunod. Sabi po dito, at sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Mga minamahal, ito po ay malalim po na doktrina po ng Biblia. Without the grace and the power of God, the very reason kung bakit naiintindihan mo ang aking sinasabi ngayon and you are praising the Lord, nag-a-agree ka sa akin, natutuwa ka sa mga Bible study natin, it is because of the Spirit of God. Sabi ng Panginoon, ito'y ipinahayag sa iyo ng aking Ama na nasa langit. Hindi sa pamamagitan ng laman at ng dugo. Hindi yan sa talino mo, hindi yan sa galing mo,
It is by the power of my Father in heaven. Kaya nga, sabi po ng Panginoong Hesukristo, maliban ang ilapit ng Ama ang tao, ay hindi nila kayang lumapit sa akin. Mga minamahal, antindi po ng verse na yun. But that is true. Yun ay katotohanan kasi kung hindi totoo yun, bakit nandun sa Bible? Ano po? Sa aklat po ng John chapter 16 and chapter 17, naroon nyo po, mababasa po yun. Maliban ang ilapit ng Ama, ay hindi sila magsisampalataya sa akin. Kung ang tao, hihintayin po nating magsimba, nako, ay puputi ang iyong mata, kahihintay. Bakit? Kristyano na nga, hindi pa makasimba eh. Oh, amen? Kristyano na! Nagsasabing ligtas, nabaptize. Abay, inihintay mo sa simbahan na hindi talaga nagsisimba eh. Oh, tapos aasahan mo pa yung unbeliever. Kaya nga nung preaching ko po nung Sunday, ang ginamit ko pong example, may mga taong pag in-invite mo sa pagsisimba, ang tanong agad, ilang oras gayang simba na yan? Sasabihin mo, mga 3 oras, naku, eh gayon pala kahaba yan, ay naku, ay, hindi talaga nila kaya eh. Pero nyo po, nung nakilala natin ang Panginoon, kahit araw-araw, kahit oras-oras, salita ng Diyos, pag-usapan, walang problema. Amen! Oo, bakit? Because we are a new creature. The dead spirit that we have is being risen by God. Binuhay ng Diyos yung ating patay na espiritu. So mga minamahal, verse 18. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. So mga minamahal, medyo malapit na po tayong matapos, iisa-isahin lang po natin itong verse na ito. To prove you na yung po ngayong nagtutulisan at naglalaki ang simbahan po, mali po yung kanila pong aral. Kung meron man po ngayong nakikinig po na member po ng Iglesia ni Kristo ni Manalo, ano po, na itinayo noong 1914, July 27, mga minamahal, papatunayan ko po sa inyo na hindi po sila ang iglesyang ito. Number one, sinabi dito ng Panginoon, sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. What is the meaning of that? Mga minamahal, if you're going to study in John chapter 1, verse 42, mababasa niyo po sa Bible na pinangalanan po ni Jesus Christ na itong si Simon ay maging Pedro. So mga minamahal, ang nagbigay ng pangalan o nagbigay ng kataga, kasi mga minamahal, di ba ang pangalan po ni Pedro, hindi yung kagaya ng pangalan nating Pilipino na, hoy Pedro, hindi po ganon. Ang ibig sabihin po nung Pedro, yun po yung kataga. Oho, ang tunay pangalan po ni Pedro, si Simon. Oho, kung baga po sa pangalan, first name, Simon, Peter, yung Tagalog. Ah, Tagalog, yung apelido. Ano? So, yung Pedro po, mga minamahal, yun yung kataga. Halimbawa, Jose na Alwage, yung tatay ni Jesus na kalpintero o Alwage. Mga minamahal, kung ano yung trabaho po natin, yun po yung minsan yung nagiging pangalan natin. Kagaya po namin, ang tawag po sa akin ay yan si Makmak na Putput. Si Makmak na Putput. Bakit? Kami dati nagtitinda ng isda at gamit po namin yung bumba po ng ano, bumba po ng gulong ng bisikleta, tapos meron pong trompa, pag binaba naman yun, put, put, put! Ayun, kaya ang tawag sa akin mga tao, yan si Makmak na Putput. Bakit? Marami kasing Makmak sa mundo. Oo, basta ang pangalan ay Mark, nagiging Makmak. Ito po yun. So mga minamahal, ito po, sabi po ng Panginoong Jesus dito to explain very well, at salamat po kay Matthew Henry, tinulungan niya po tayong ito'y i-explain. Ang sabi ng Panginoon dito, ikaw ay Pedro. Ang ibig sabihin ng Pedro means rock, bato. Okay. Ikaw ay Pedro. Ikaw ay bato. Pero, sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Mga minamahal, kung si Pedro po ay bato, meron pong mas mahalagang bato na dapat niyong maintindihan. Who is that rock? Jesus is the rock in a weary land. Jesus himself, he is pointing out himself. Ang sabi niya, sa sarili ko itatayo ko ang iglesia. Ano ibig sabihin ng pastor? Ano yun, maglalagay tayo ng mga bakal-bakal? Ano?
kay Jesus Christ, pag nakahiga si Jesus, lalagyan natin ng cornerstone, lagyan natin ng bubong. Mga minamahal, ang ibig sabihin po mga minamahal ng iglesia, ito po'y kinuha po sa salita pong Griego, mga minamahal, na sabi po dito ni Matthew Henry, okay? Na ang English name po mga minamahal ng church is a called out assembly. Okay? So meaning mga minamahal, napakadali pong intindihin. Ang iglesia po ay samahan ng mga tao. Hindi po ito parang religious group mga minamahal, kundi yung grupo mismo ng tao ang tinutukoy dito. Hindi yung pangalan ng relihiyon. Sana nagkakaintindihan po tayo. Eh, ano ba yung ibig sabihin nung itatayo ko ang aking iglesia? Mga minamahal, ang iglesia po ng Diyos o ang iglesia ng Panginoong Hesukristo, bawat mananampalataya na tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ang iglesia ng Panginoon. Ikaw ang church ng Panginoon. Mali po yung sasabihin natin, tara sa church. Hindi nga po eh. Tayo nga yung church eh. Minsan nalilito tayo doon. Diba? We are the church. Oh, pagka Sunday, sama-sama po, mga member, nakikinig kayo ngayon. We are the church. Hindi po itong ating ba... Unang-una, yung ating ba... ating pong simbahan, hindi mukhang church. Mukha pong squatter area. Yes. Oho. At ito pong ating simbahan, pag tinignan mo sa labas, nakakasura. Eh, walang magagawa eh. Wala tayong pera eh. Hindi kagaya nung iba na talagang ang front nila magandang simbahan. Pero mga minamahal, mas gugustuhin kong sumimba sa pangit na simbahan na maganda ang aral. Yung kayang baguhin yung buhay mo. Hindi kagaya nung ang ganda nga ng simbahan, pero ang loob ng tao hindi naman nagbabago. Oo. Mga minamahal, ang tunay pong na kay Kristo wala ng bisyo. Pero mga minamahal, ngayon po makikita po ninyo, hindi po sa paninira ito. Totoo lang po ito. Kaya hindi ako believe dun sa ang pinagmamalaki relihiyon. Lalabas po ng simbahan, asbuk ang uso. Tapos ang sasabihin sa iyo, meron ba daw sa Bible na ano na sinabi ang Panginoon na bawal manigarilyo? Hanapin mo nga kapatid. Mga kapatid, sabi ng Bible, ang katawan mo'y templo ng Espiritu Santo. Huwag mong sirain, huwag mong lagyan ng kung ano-ano, ingatan mo yung katawan mo. Mga minamahal, ang isip po ng tao, eh gusto word for word. Pero mga minamahal, tayo po, hindi po tayo pinagbabawalan. Pag ikay anak ng Diyos, hindi ka na talaga ihitit ng sigarilyo. Hindi ka na magbabarik. Hindi ka na magsasyabu. Hindi ka na mangangalunya. Bakit? Meron ka ng banal na Espiritu. Ang Diyos, Espiritu Santo'y tumira sa buhay mo. Ang sabi ng Epeso chapter 1 verse 13, matapos natanggapin ninyo ang aral ng ebanghelyo ng katotohanan, ay tinanggap ninyo ang kaligtasan, tinatakan kayo ng Santong Espiritu. So mga minamahal, to explain very well, ito pong church ng Panginoon na ito, ang ibig sabihin po ng church is ecclesia, the group of people. It's not the name of the religion. It is the group of people. So mga minamahal, alisin na po natin yung kaisipan natin, ano ang pangalan ng tunay na reliyon. Mga minamahal, pwede po kayong lukuhin po ng tao na yung kanilang pangalan ng reliyon tama sa Bible, pero yung buhay, sabi ng Panginoon, sa kanilang bunga, makikilala ninyo sila. Amen. Makapuputi baga ng ubas sa tinikan? Kayo ba nakakuha na po ng ubas sa arumahan? Oh, tanong. Nakakuha na ba kayo? Ang sagot nyo, hindi. Saan ka naman nakakita? Anak ng Diyos, asbuk ang uso. Amen? Anak ng Diyos, palamura. Anak ng Diyos, aba, ay kung magalit, iinam eh. Anak daw ng Diyos, puro pera ang isip. Hindi ako bili, bakit? Si Kristo pumasok sa atin. Amen? Dahil si Kristo pumasok sa atin, kung sino siya, magiging ganun tayo. Oh, meron nung sa dagat. Ang tawag dun sa, ano nga brad, ang tawag dun sa pumapasok sa, ano? Sa, umang. Ha? Umang. Yun, umang. Yung umang, pumapasok minsan sa dun sa ano ng suso. Bigay itong suso na, itong bilis tumakbo.
Nakakita na po ba kayo ng suso ang bilis tumakbo? Eh bakit ang bilis tumakbo ng suso? Hindi po suso ang laman nun, mga minamahal. O mang, tama po? Eh bakit ang tao, kahit alam niya ng mali, ginagawa pa rin ang mali? Alam niya ang tama, pero doon pa rin siya sa mali. Bakit? Ang nakatira sa kanya, diablo. Sana nagkakaintindihan po tayo doon. Oh. How can I be sure of that? Sabi po ng Bible eh, sawayin silang may kaamuan, baka sila'y makalaya sa silo ng diablo. Ay, ibig sabihin nun mga minamahal, hanggat ikaw ay alipin pa ng bisyo, kasalanan, masamang isip, pangangalunya, kasakiman, every sin that we commit before God, mga minamahal, kahit pa ikaw ay member ng tunay na perpektong iglesia ni Kristo na itinayo sa Jerusalem, mga minamahal, kahit pa ang pangalan mo ay perpekto, pero yung relasyon ng Diyos wala sa buhay mo, wala ang kwenta yan. Huwag ka nang umasa. Bakit? Wala po yan sa pangalan. Oho. So mga minamahal, gusto ko pong sabihin ngayong gabi, itinayo ng Panginoong Yesus ang kanyang iglesia year 30 to 33 AD. Doon lang yon, hindi po yun naalis doon. Ang sabi naman po ng mga Roman Catholic, sila daw po ang tunay na iglesia ng Panginoon. Bakit hindi ka kaya magbasa ng history para malaman mo kung sino ang nauna, si Jesus Christ o ang Roman Catholic? Sa history po mga minamahal, i-research po ninyo. The foundation of Roman Catholic is 325 AD. Sino ang founder? Si Constantine the Great. Paano po kinonker po ni Constantine the Great ang mga tao para maging Kristyano? Nung una po, pinapatay nila yung Kristyano. Pero dahil naisip nito mga taong ito, religion, pero pinapatay kami, ano yun? Saan na makakita ang religion, pumapatay? Aba, hindi ba dapat pag-religion? Pag-ibig, pagmamahal, pag-unawa. Eh bakit pinapatay kami? So nag-isip sila ngayon sa history. Nag-aklas po sila ngayon. So para mag-gain po nila, niyakap na rin po ang Christianity. Oh, yan ay brief summary lang po ng ano. At kung pag-uusapan po natin yun ngayon, eh, mauubos po yung oras natin. So yun po yung ano lang, summary lang. Kung gusto nyo po talagang pag-aralan, bumili po kayo o mag-research kayo sa internet, magbasa po kayo. Hindi po si Pedro ang unang papa. At sa Bible po walang papa. Ano ho? Wala din pong mama. Ano ho? Meron po, papa, banana ketchup. Oho. Pero sa Bible po, wala kayong mababasang papa. At sa Bible po, wala pong hierarchy ang mga lingkod ng Diyos. Ang lingkod ng Diyos ay kapantay lang po ng mga ordinaryong tao. Wala pong kardinal, wala pong most kardinal, wala pong ganun. Wala pong ganun mga minamahal. Si Kristo po, Diyos, ang pakilala niya, siya po ay lingkod. Siya po ay mababang tao. So mga minamahal, ano pa po? Itinayo po itong foundation na ito mga minamahal sa Jerusalem. So mga minamahal, pag ang inyo pong religion na hindi po nanggaling po sa Jerusalem, abay, mag-isip-isip na po kayo. Oho. Ang founder po nito mga minamahal, napakaliwanag, si Jesus Christ. Eh pastor, eh bakit ang sabi nga po ng iglesia, yung dating relihiyon, pastor, ay nangamatay na. Na ano na ba? Nawala na. Naubos na, pastor. Wala na. Kaya, nanaginip ito ngayong si Manalo noong 1914. At ang sabi ng Diyos Ama sa kanya, ikaw Manalo ang aking sugo. Nagtayo po ngayon si Manalo ng iglesia ni Kristo. Mga minamahal, to prove you na mali po si Manalo, basahin natin ang Bible. Matthew 16:18. Sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng mga Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. So mga minamahal, ang illustration kung pwedeng gamitin diyan para masabi po talaga na hindi nawala. Alam nyo po, mas lalong dumami ang Kristiyano pagka pinepersecute. Oo. Sa panahon natin ngayon, paubos na ang paubos ang Kristiyano. Bakit? Hindi na pinepersecute ni Satanas eh. Sinasamahan na lang ni Satanas. Oo.
iba na po ang taktika ngayon ni Satanas. May cellphone na ngayon. Yang cellphone na yan, diyan ka pwedeng utuin ni Satanas. Napakadami diyan katuwaan at kaligayahan. Ikaw naman si Kristyano, hindi na nag-aakay ng kaluluwa, masaya ka na lang sa panonood lagi ng Facebook, sari-saring pinapanood, nakakalimutan mo yung purpose mo sa buhay na maglingkod sa Diyos. Mga minamahal, pinersikit po. Sabi nga po, yan daw pong puting buhok minsan pag iyong binunot ang binunot, lalo daw dumadami. Tama ba yon? Minsan, sabi nung iba, yun daw tigyawat, pag tiniris mo, lalong dumadami. At sabi nga naman ng doktor, oho, pag tiniris mo nga daw naman ng tagyawat, kasi yung germs doon sa kabila pupunta doon sa ibang pores, kaya dumadami. Kaya pag nagkatagyawat daw talaga, hindi dapat tinitiris. So mga minamahal, dapat ang lesson kay Satanas, huwag mong tinisin ang Kristyano, lalo yung dadami. Ang mga Kristyanong nakakaranas ng persecution, sila lalo yung nagbubunga. Opo. Pero ang Kristyanong, ang na-mersecute sa kanya yung kanyang pastor, ay hindi yan magbubunga. Bakit? Ang pastor hindi na na-mersecute, nagtuturo yan ng ikatutuwid ng buhay ng membro. Amen? Hindi ako na na-mersecute. Kung sabihin ko mang mga ngalun niya, maglalasing, sakim, hindi kita pinipersecute. Tinuturuan kitang alisin mo yan sa buhay mo para maging maligaya ang totoo. Kasi kaya ka malungkot sa buhay eh. Yan ang ginagawa mo. Ang saya-saya kaya maglingkod sa Diyos. Ang saya-saya kayang nasa church. So mga minamahal, hindi ako na may persecute. Ako ang pinipersecute. Tingnan nyo sa Facebook ko. Oh. Meron na nga. Oh, meron daw ngayon. Oh, salamat sa Diyos. So mga minamahal, wala po akong itinuturo po ngayon na tamang relihiyon. Nais ko pong sabihin sa inyo, yung foundation po ng tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Listen very carefully. Si Judas po ay Baptist. Tama. Si Judas po ay member ng Panginoong Hesus. But my question is, si Judas ba ay nasa langit? Hindi. So ibig sabihin, hindi relihiyon ang makapagliligtas sa tao. Bakit? Si Judas ni nga po, member na ng Panginoong Hesus, baptized member. And listen, nasa impyerno siya ngayon. Ano ang na-miss ni Judas? Bakit siya ay nasa impyerno? Yung relasyon sa Panginoong Hesus. Alam niyo kung anong dahilan? Mas mahal ni Judas ang pera kesa sa Panginoong Hesus. Alam niyo kung talagang mahal niyo ang Panginoong Hesus, hindi mo siya ipagpapalit sa pera. Oho. So mga minamahal, mamaya po natin na babasahin po yan. Ano po? So, mga minamahal, sabi po ng Panginoong Hesus, hindi po mawawala ang kanyang iglesia. Ang iglesia niya ay magpapatuloy. Kaya nga po may tinatawag na Dark Ages. Ang mga mananampalataya po nun ay nabuhay po sa, kumbaga po, ay nagtago sila. Mamaya babasahin natin yan. At sila po ay, ibig sabihin ko, sila po ay mas lalo pong naging eager para ma-share ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So mga minamahal, kung pag-uusapan natin po ang relihiyon, pagdating sa kaligtasan, lilinawin ko sa inyo ngayong gabi, ano po, wala pong anuman ang relihiyon mo sa kaligtasan. Ulitin ko po, wala pong anuman ang iyong relihiyon sa iyong kaligtasan. Nung si Kristo po ay napaku sa krus, meron pong nasa kaliwa at merong nasa kanan. Pakinggan niyo po itong mabuti. To prove you na hindi po prerequisite ang religion para maligtas. Yung nasa kaliwa po mga minamahal ay nagsabi sa Panginoong Hesus, "Hoy! Di ba tagapagligtas ka? Di ba Kristo? Tagapagligtas ka, Kristo? Ikaw ay bumaba diyan, iligtas mo rin kami." Saan matatagpuan yan? Lucas chapter 23. And listen very carefully, mga minamahal. Sabi nung nasa kanan, "Hoy, hanggang ngayon ba naman hindi ka pa rin natatakot sa Diyos?" Ah, listen ha. Tayong dalawa, pareho tayong magnanakaw. Tayong masama. Kaya dapat lang tayong ipako sa krus. Ngunit ang taong ito'y walang ginagawang anumang masama.
sabi nung nasa kanan, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. And the Lord say to this man, sinasabi ko sa iyo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Mga minamahal, gusto kong linawin sa inyo ngayong oras na ito, without the relationship with the Lord Jesus Christ, walang silbi ang reliyon natin at reliyon mo. Pero mga minamahal, pagligtas ka na, papasok dyan ang kahalagahan ng reliyon. Sana, makilala mo ang Panginoong Yesus. At pag nakilala mo ang Panginoong Yesus, ang kalooban niya ay kayo lumago sa pananampalataya. Pag ikaw ay lumago sa pananampalataya, mga minamahal, dun mo masasabi na ang kaligtasan pala ay hindi galing sa atin. Ito ay dakilang biyaya ng ating Panginoong Diyos. So dito po ako magtatapos para mas maging maliwanag po itong ating pag-aaral. So ibig sabihin, hindi po nawala yung iglesia ng Panginoon. Kasi kahit daw mga demonyo, hindi po kayang buwagin ang iglesia ng Panginoon. Okay. Verse 19. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ito po'y ginamit po ng Roman Catholic na para bagang ang Pope ang may hawak ng pintuan ng langit. Mga minamahal, ang ibig sabihin po nito, mga minamahal, ay ganito. Si Pedro po kasi tama yung kanya pong pananaw tungkol sa Panginoong Jesus. Na si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao, siya ang Mesiyas, siya ang tagapagligtas. He is the only Savior. Mga minamahal, nabuksan po, mga minamahal, kay Pedro, yung tinatawag po na, sequence po ng tinatawag po na pananampalataya. Okay. So mga minamahal, nung Old Testament, mga minamahal, ay ang tao po nun nananampalataya na po sa Panginoong Jesucristo. Opo. Pag binasa nyo po ang Hebreo, si Moses po, inari niya pong kalugihan o inari niya pong maliit na bagay yung kanyang natamo sa Egypt. At pinili niya pong siya'y tampalasanin kasama ng bayan ng Israel. Kesa po magtamo ng kaligayahang sa sandaling panahoy lumilipas, listen, upang tamuhin niya si Kristo. Maminamahal, sino po ba nauna? Si Moses o si Jesus Christ? Sa pagkakatawang tao, nauna po si Moses. Pero sa pagiging Diyos, walang uuna kay Jesus Christ. Because Jesus Christ is the Alpha and the Omega. He's the beginning and the end. And to Him alone, be glory. Ano? The praise and honor. Walang iba. Ito'y para sa Panginoong Jesus lamang. So mga minamahal, kung ikaw na may makikipagdebate sa akin, paano ang Ama? Ang sabi ng John chapter 14, ang sino mang lumuluwalhati sa anak, ay lumuluwalhati na rin sa Ama. Kaya nga po sinabi ng Bible, lahat ng tuhod ay luluhod sa Panginoong Jesus. Bakit? Dahil yon ang kalooban ng Ama. Sapagkat nagpakita ang ating Diyos ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So bago po ako dumako sa ating pong mga bisita, babasahin ko lang po yung comment. Kung nanonood ka ngayon, nais kong sabihin sa iyo na hindi ako gumagawa ng kwento. Okay. Hindi pa ba yun yung pawas? Hindi pa yun yung una. Question. Nasaan? Yung... Itong si Irene Rumbawo. Yung gumagawa ka ng kwento ang una. Oo. Sabi niya, Ngek, gumagawa ka naman ng kwento na naginip si kapatid na Felix. Wala namang ganun na itinuro sa amin. Kung ikaw, anong katunayan na sa Biblia na binigyan ka ng karapatan para gumamit ng Biblia? Babasahin ko sa iyo ngayon kung nakikinig ka. Babasahin ko ngayon. Para binigyang karapatang magbasa ng Biblia, Joshua chapter 1 verse 8. Yan ang hirap sa mga iglesia ni Kristo eh. Oo lang ng oo, hindi naman alam ang Bible. Joshua 1:8, makinig ka! At kung ano man ang interpretasyon mo dito, ay aywan ko sa iyo. Pero ito masasabi ko sa iyo. Joshua 1:8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maihiwalay sa iyong bibig.
kundi iyong pagbubulayan araw at gabi. Upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Anong gusto ng Diyos? Lahat ng taong naniniwala sa Kanya dapat nagbabasa ng Bible. Dapat nagbabasa ng Bible. Kasi paano mo magagawa nakasulat dito kung hindi ka nagbabasa ng Bible? So mga minamahal, yung pong nagsasabi ngayon na ano daw ang karapatan, ang sabi sa Psalms chapter 1, mapalad ang taong masaya sa kanyang mga salita sapagkat siya'y magiging punong kahoy ng buhay. Hindi ganyan, negative. Nagtuturo na tayo ng nag-iisang kaligtasan, kumukontra pa. E kaliwa-liwanag ng Bible eh, si Jesus ang tagapagligtas. Ay ba yan nangyari ngayon? Relihiyon ang nagliligtas. Kalayo-layo eh. Sinabi ni Jesus, ako ang daan. Pag sinabi mong ako ang daan, hindi relihiyon yun. Tao. Persona. So mga minamahal, dun po sa basher po ngayon, ano ho? Kung talagang ikaw ay nagbabasa ng Bible, basahin mo ang Isaiah chapter 9 verse 6 na aking matauhan. Si Jesus Christ ay tinawag pong makapangyarihang Diyos. Ay wala akong magagawa, hindi ka naman nagbabasa ng Bible. So mga minamahal, babasahin ko po lahat ng mga ano po ng mga bisita natin ngayong gabi. Salamat sapagkat nagiinit ang aking pananampalataya sa tuwing may nambabas po sa atin. Oho. Ang dami naman ito. Okay. Unahin na po natin si Teodora Almario. Okay. Sister Maika Arevalo, Maridel Ramirez, Edith Bien, Ranilyn Lacandula, Carlos Johnson, magandang gabi, Brad, Tito Diging, Magilyn Basit, Alma Cara, Madel Paring, Mark Anthony Fernandez, Rachel Abainsa, Amelia Buonggaling, Kathleen Almario, Mercy Almario, Neni Masangkay, David Paigmani, Angelica Romano, Merlin Salapang, Tita Merlin, magandang gabi po. Jemari Cumilla, J. Carmamerto, Maria Aba Almario, Jomar Mighty, Dexter B. Matuguinas, Grace Arcilia, Teresita Villanueva, Lorena Balba, Gary Galeno, Kel Bernabe, Gary Castillo, wala na. Okay. Nasaan? Okay, at si Nung Herbert Cuevas, magandang gabi. Irene Gallien, na Iglesia ni Kristo. Amen, salamat sa iyong pagsubaybay. Michael De Los Santos at Gian Liwanag. So dito po ako magtatapos mga minamahal. Gusto kong linawin sa bawat nakikinig ngayon, huwag mo munang tiyakin yung iyong relihiyon. Ang tiyakin mo muna, meron ka na bang relasyon kay Kristo? Sapagkat si Kristo po ang nag-iisang tagapagligtas. Ang sabi ng mga alagad ng Panginoon sa Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat na ikaligtas ng mga tao, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. At mga minamahal, kung ikaw na may makikipagdebate sa akin at ikaw naman ay nabubuhay sa kalewan, hindi ka mananalo. Bakit? Dahil lahat ng sasabihin mo, absurd. Bakit? Wala kang patunay na ako ay sa dyablo. Bakit? Ang patunay na ako ay sa dyablo kung ako hanggang ngayon ay nabubuhay pa rin sa kalayawan. Pero ito ang masasabi ko. Peke, walang kwenta ang relihiyon ng tao pag hanggang ngayon pwede ang bisyo, masarap ang bisyo, kalayawan, gumagawa ng kasamaan, patiktok-tiktok, hindi itinuturo sa mga member na hindi maganda yan sa Kristyano. Yung tamang pagsusuot, yung tamang pag-aasawa, hindi yung naka-girlfriend lang ng iglesia, yung lalaki naging iglesia na rin. Mali. Ang tunay na aral ng Bible, huwag makipamatok. Huwag makipag-asawa sa hindi mananampalataya. Lalaki na Kristyano, huwag kang maghanap ng babaeng hindi mananampalataya. Ikaw naman babae, huwag ka namang hahanap ng lalaking hindi mananampalataya.
Mami na mahal, sa gabi pong ito, hindi po galit ang inyong lingkod. Ako po'y masaya sapagkat totoo po na sa Bible po, sinabi ng Panginoong Jesus, kung ako nga ay hindi nila pinaniwalaan, gayon din kayo. Kung meron man po ngayon sa ating live streaming na ito, hindi naniniwala, yan yung mga taong walang alam sa Biblia. Ang alam lang niya yung turo ng kanyang relihiyon. Kaya nga ngayong gabi, sa lahat ng nakikinig ngayon at nakakatiyak ng kaligtasan, salamat sa Diyos. Sana makasumpong kayo ng samahan, ng simbahan, ng pastor na magtuturo sa inyo ng maganda at tamang aral para kayo po'y mabuhay na kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So ngayon pong gabi, manalangin po tayo. Amang banal sa langit, maraming salamat po sa gabing ito. Alam po namin na kung ikaw nga, Panginoon, ay siniraan ng mga tao, gayong ikay walang kasiraan. Panginoon, ine-expect na po namin ito. When we preach the truth, marami pong magagalit sa amin. Panginoon, kami po'y mananampalataya na po, ramdam po namin yung mga taong wala pa sa iyo. Wala nang ginagawang mabuti. Hindi na nga po sumusunod sa iyo, naninira pa ng mga tao pong gumagawa ng katwiran. Sapagkat ako po'y naniniwala, Panginoon, wala po akong sinabing kayabangan ngayong gabi. Sapagkat totoo po, Panginoong Jesus, nung ikaw ay nagkatawang tao, itinayo mo yung iglesia mo, pero hindi po relihiyon, hindi pangalan. Ang itinayo mo, Panginoon, ay buhay ni Pedro. Ang itinayo mo, Panginoon, ay yung pong tamang paniniwala tungkol sa iyo, unang-una, na ikaw ang Kristo, ikaw ang Mesiyas, ikaw ang tagapagligtas, at labas doon, Panginoon, lahat ng bagay po ay walang kabuluhan kung hindi ka namin makikilala. Kaya nga sinabi po, Panginoon, sa Mark chapter 8, verse 36, anong mapapakinabang ng tao na meron siya ng buong sanglibutan, ngunit mapapahamak ang kanyang kaluluwa. Ngayong gabi, O Diyos, nawa, ikaw ay gumawa, ikaw ay nagligtas, ikaw, Panginoon, ay patuloy at patuloy na gumawa sa puso ng mga tao, lalo tigit sa iyong mga tupang naliligaw, iligtas mo sila, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ngayon. Kami po'y natutuwa at nagagalak. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at Amen. So mga minamahal, maraming salamat po. Kita-kita kits po uli bukas sa mga may time para manood ng streaming na ito. Naway, nakilala niyo po ngayong gabi. Ano po? Hindi po yung pangalan ng relihiyon, kundi po yung tamang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po and God bless us all. Thank you so much.